Kung mayroon po kayong sibuyas Tagalog, yun po ang gamitin ninyo. 130 grams po ito. Ito po muna sisimulan ko. 20 grams na hipon. Ayan, kapag crispy na po yung hipon, saka po natin ihinto ang apoy. So, turn off ko na po yung kalam. Ayan. Hanguin ko na po. Sunod ko po yung sili. Okay na po ito. Turn off ko na rin po ang kalan. Dalawang buong bawang. Ipo natin ang sibuyas. Kung mayroon po kayong sibuyas Tagalog, mas maganda po. Wala lang po akong mabili. Kaya yan po ang ginamit ko. Hayaan po natin na medyo maluto. Hindi pa po natin. Para po yung amoy, aromatic sabor po ng bawang at ng sibuyas. Okay na po yan. Para po madali nating ma-blender, lalagyan ko po ng 1 cup oil. Saka natin i-blender. Ito na po. Isang cup. Lutuin lang po natin sa mahinang apoy hanggang sa maluto po. Set ko po ng 20 minutes. Haluin nyo po paminsan-minsan. Naka 10 minutes pa lang po ako. Ilagay po natin yung timpla natin. 1 teaspoon paminta. 2 teaspoon chicken powder, 6 teaspoon sugar, 2 tablespoon oyster sauce, konting halo, 1 teaspoon salt, 60 cc na suka. Hayaan ko lang po munang kumulo ito. Pagkakumulo na po, ako po hahaluin. Pagka matabang po sa tamis, pwede po tayo magdagdag. Magdadagdag po ako ng sugar ng 2 teaspoon. Haluin po natin. Konti pa pong hintay ng oras. Bali, 20 minutes po kasi ito. Tayo lang po natin konti pa. Napakasarap po. Turn off ko na po yung kalan. Konting halo. Yan. Palalamigin ko po ito. Hintayin ko po munang lumamig bago ko ilagay sa garapon.